Good morning, everyone. So today is Wednesday, no? A second day of December, and it's duty time. Ngayon ay papunta tayo ng ating office sa DEVO Episcopal Area, Cagayan City. And yun, trabaho na naman. Matapos ang long weekend, it's work time, no? And guys, it's December. It's Advent time, no? Yun. So, this time, nung linggo ay first Sunday of Advent. And this coming Sunday will be the second Sunday of Advent. At sisindihan na natin yung ikalawang kandila ng Advent, the violet one. So, I just want you to encourage everyone na mag-attend naman ang ating worship service sa simbahan, no? Yun. So, I know may mga reasons kayo why you were not able to attend our worship service, no? Worship service every what happened? Ayun, to the rescue. So, nag-clearing sila dahil magsi-six lanes na. So, this time, gusto ko po kayong encourage, no, na pasyal-pasyal din sa simbahan. Hindi naman pasyal, no. Bisita din tayo sa simbahan kahit isang beses isang linggo, no. Sunday lang naman yun eh. Why I want you to go to church, guys? Why people want us to go to church? Why our priests, our pastors wants us to attend church every Sunday? Ito lang gusto ko ipaliwanag sa inyo. Bakit gusto ko rin kayong mag-attend ng worship service ng Sunday? Siyempre, especially sa mga friends ko and sa malalapit sa puso ko. Why I keep on saying, inviting them na mag-attend ng church every Sunday? Because yung mga reasons niyo sa akin ay hindi enough. It's not a big deal, no, na hindi siya big reason, no, para pakinggan ko, no, hindi naman sa pagmamayabang, pero guys, yung reason niyo sa akin na pastor, kasi ano po, kasi ganito, hindi ko naman na kailangan magsimba kasi I keep on talking to God every now and then. Yun yung mga reasons, no? And, syempre, mayroon ding ibang reason na bakit kailangan ko pa mag-attend ng worship service? Why do I need to attend worship service? Na, ano naman eh, ma-feeling ko sa sarili ko, ano naman ako eh, safe naman na ako kasi tinanggap ko naman si Lord bilang tagapagligtas ko sa buhay ko. It's not enough, kapatid. Or, ito yung pangatlong reason na naririnig ko sa mga friends ko. Bakit kailangan ko pa mag-church kung ganito lang din naman yung nakikita ko sa simbahan? Nag-chichismis, nag-cellphone, natutulog, yung iba habang nakikinig ng sermon. Guys, hindi siya big reason. Hindi yan yung magandang reason. Ito yung gusto kong pakinggan nyo ngayon. Kahit konting minuto lang, kahit maiksi lang to na minuto tong video na to, I just want to give you an input, bakit gusto ko kayong mag-church. Ito lang naman eh, ang simbahan po ay hindi po para sa mga banal. Ang simbahan po ay para sa lahat, bukas para sa lahat, at sa handang maniwala, manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Which is, a church is a hospital for our Holy Spirit, for our spiritual life, no? Kung meron tayong hospital sa physical life, meron din po tayong hospital sa spiritual life. Kung saan, kailangan ng mga taong may sakit sa spiritual life ang hospital. Hospital or simbahan, no? So, therefore, kung sasabihin niyo sa akin na, Pastor, I keep on praying to God, I keep on talking to God, it's not enough. Dahil ang simbahan po ay ito yung magbibigay gabay sa atin upang maintindihan natin ang bawat salita ng Diyos, ang bawat inaaral natin, ang bawat pagtuklas natin,
no, sa banal na kasulatan, the Bible. Hindi po kasi natin maintindihan ang Bible kung tayo-tayo lang. Kailangan natin ang gabay ng mga taong may mabigat na kaalaman na sa mga ganitong area. So, you know what? Yung reason nyo pa na, yung reason pa natin na pass, dili ko ganaan magsimba kay tungod kay na ay mga taong dili, na ay mga taong taas simbahan nga nagapakabanal pero dili man makitan sa ilang iliukan. Kay nga no? Kay nga ni sila. Kay nga na. Guys, remember yourselves. Pag yun yung lagi nyong rason, yun yung lagi nyong tinitingnan, ibig sabihin, ang inyong pananampalataya po ay hindi nakatuon o hindi nakafocus sa ating Panginoon, sa ating Diyos. At wala kayo sa focus sa worship service dahil ang inyong focus ay nasa mga taong nakapaligid sa inyo. Remember, a church is not for the holy people dahil pag na-fulfill mo na, no, pag magaling ka na sa iyong spiritual life, hindi ka lang mananatili sa simbahan. Bagkos, isi-send ka, no, isi-send ka into the world to testify and your life will be a living testimony to those people who need God, who need to know God, no? Itatestify mo sa mga tao na ito ang Diyos na kumilos sa buhay mo habang ikaw ay nangangapapa, habang ikaw ay nasa stage na kinikilala mo ang Diyos. So yun, kaya it's not, hindi po natin pwedeng sabihin kung tayo po ay active sa simbahan at kung tayo po ay nagpatayo ng simbahan at kung tayo po ay nag-donate ng simbahan, no? Yeah, shout out! Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi ka pwedeng magsimba dito dahil marumi ka. Hindi ka pwedeng magsimba dito dahil makasalanan ka. O hindi ka pwedeng magsimba dito dahil hindi ka nakapangdamit pang Sunday. No! Church is open for all. And a church is open especially sa mga taong may sakit sa spiritual life. So, hindi po rason na sabihin ninyo na kayo ay kumakausap sa Diyos every now and then. It's not that a big reason kasi oo, kinakausap niyo ang Diyos. Ngayon, ang tanong, nag-grow po ba yung faith ninyo? Alam niyo na po ba, naiintindihan niyo na po ba yung Bible, yung sinasabi sa Bible? Hindi yun, di ba? So, ang simbahan ay gabay sa ating pananampalataya upang maintindihan natin kung ano yung ating pinapaniwalaan, kung ano yung ating pinapasukan, di ba? Dili kay mo simba lang ta right after listening na sermon of a pastor, magampok then uli dili na enough. And yung reason po ninyo na dili ko mo simba kay ano sila mang good, kay ingani sila, wala sila nagapaminaw sa sermon sa pastor, hindi po yun, no? Remember, there is a story na sinabi niya sa kanyang pastor na isang member, sinabi niya sa kanyang pastor, Pas, ayoko na po mag-church. Ang sabi ni pastor, bakit? Kasi ano po, ganito po yung nakikita ko sa simbahan. Pag pumasok ako sa simbahan, I just want to have a comfort zones. Pumasok ako sa simbahan, nakikita ko every worship service na andun sila nagchichismisa, nag-uumbukan, naglilibak. Hindi po ako mag-grow nun. Wala na po. Masisira po yung aking faith sa Diyos. Hindi po ako makapag-focus. Ayan, sabi ng pastor, sige, talagang gusto mong aalis sa ating simbahan dahil sa ganyan mong rason. Kumuha ka ng water. A cup of water, pupunuin mo yung water at iikot ka 3 times sa loob ng simbahan na to, sa 4 na sulok ng simbahan na to, nang walang nalalaglag na tubig. So, ginawa niya yun. Umikot siya ng 3 times at
tapos na siyang umikot, bumalik siya sa pastor at sinabi, "Pastor, ito na po yung cup of water at wala pong nalaglag, walang bawas, walang kulang." So, sinabi ng pastor, "Anong ginawa mo para hindi mababawasan yung tubig?" Ang sagot niya, "Ganito lang naman po para maingatan ko yung tubig na to, itong baso na to, at walang matatapon na tubig, walang masasayang na tubig." Habang ako'y naglalakad, ang aking tingin ay nasa baso lamang po at hindi po sa aking ginagalawan ng mundo, ganun, no? Hindi po sa ibang bagay, kundi nakafocus lang po ako sa aking paglalakad at sa baso ang hinahawakan ko. Upang sa ganun, walang matatapon. So guys, ganun yung nangyari. Sa ating pananampalataya, katulad din ng cup of water na yon, once you will focus sa tubig na yon na hawak ninyo, walang matatapon, walang masasayang, no? Once na nakafocus ka sa church, sa pastor, sa message of God, sa word of God, sa panalangin mo, sa pananampalataya mo sa Diyos, at hindi ka nakafocus sa ibang tao, hindi masasayang ang iyong pananampalataya. Bakit? Kasi makaka-learn ka. Makaka-learn ka sa word of God. Makaka-learn ka sa sinasabi ng mga pastor. Hindi yung kritik mo yung pastor, hindi yung tinitingnan mo lang ibang tao dahil sa galaw nila. Kung mag-focus ka sa sarili mo at sa pananampalataya mo sa Diyos, wala pong masasayang. At dito mo makikita yung pagbabago ng iyong buhay, no? So guys, sa mga kapatiran, sa mga kaibigan ko, sa mga closest friend ko, if I invited you to go to church, ibig sabihin po nun, hindi dahil gusto kong makita niyo ang relihiyon ko. Hindi po yun. Ibig sabihin po nun, gusto kong ibahagi sa inyo ang pananampalataya na pinapaniwalaan ko at ang Diyos na dinadalanginan ko na pinapaniwalaan ko na Diyos na buhay na kumikilos sa buhay ko. Because my life is also a living testimony. And I want also that you will use my God to be His living testimony. So guys, maraming salamat sa inyo. And hopefully, naka-learn po kayo sa aking sharing this morning. And yun, it's not about me, myself. It's my experience sa Panginoon. It's a living testimony nga talaga. How God changed my life. So, salamat sa inyo. And see you for my next videos. Hindi lang gala, kundi I just want also to share you the word of God. Para naman mapapagaan ang mga puso natin sa pakikinig na to. At maliliwanagan sa mga tanong na nasa utak natin. See you guys. Keep on sharing this video. Like and subscribe my channel. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagmamahal. Thank you! Bye! Dito. Ay, tapos na ako. Oh, ako yung chef queen. Oh, may mga
So, hi guys! Nasuguan ang inyong dakilang vlogger. Nga mo pa dito lunch nila sa office. Then, we'll go to Jollibee. Dahil requested ang Jollibee. So, we'll go to Jollibee. Dili sila gusto tops. Yun. Drive to lang siguro ta kay murag manggisod tag baba. Ani? Labantang. Tanawan ka to. Unsay may tabuan. So yun, probably full ta. Ibutang na to sa U-Box ang ato ang mga foods and the drinks will be here in my front. So shout out guys and ayun. So ayun, papunta tayong Jollibee ngayon. Downtown. Walang jacket. No. No gears. Only helmet and polo shorts. No jacket and no. Walang hand gloves. Yan. So, ayan. Banana. Tapos naka-helmet tayo. Sa north ka to ba to? Pwede tayo south lang? Delay siya, take out. Guys, ang hirap, hirap, hirap. Gusto mo makita yung tsura ko ito. Sa Jollibee tayo ngayon. Medyo puno ata talaga. Hindi kakasya. Pero, subukan. Kumasya. Ayun! Very good. Kasya naman pala. Good! Kala ko may problema ako.